Nagpapasalamat ako, dagang salamat kay Senate President Mig Zubiri sa kanyang pagpirma sa arrest order. Napapanahon po ang aksyong ito para sa bawat babae ngayong buwan ng kababaihan. Kasi walang karapatan si Kibuloy yurakan ang dignidad ng Senado. Ang pangbabastos niya sa institusyong ito ay hindi talaga dapat palampasin. Higit-higit na pasasalamat sa lahat ng mga testigo na naglakas loob na makilahok sa dambuhalang labang ito. Kayo ang puso ng investigasyong ito at kasama niyo kami sa Senado hanggang dulo pa. Ma'am, mabilis lang na paglaro. Pagka ngayong signed na po ang arrest order, ano po mangyayari? Bibigyan pa po ba sila ng propya para po ito deserve or talagang anytime na mangyayari? Anytime po, pwede na pong mangyari. Of public knowledge na rin naman ito. So, once na ma-arresto immediately, magkakanda kayo ng hearing? Once ma-arresto sila, makakapag-schedule na kami sa wakas ng hearing na dadalo siya para sa wakas humarap sa komite, pakinggan ang aming mga tanong at sagutin ang mga ito. Kung anong pinawagan niyo kay Pastor Kibuloy, kailang ba would you encourage him na kung saan ang pumunta at pag nakumabot doon sa serve na arrest order? And isang mga public knowledge naman na may arrest order. Actually, kung sana, nung una pa lang sa dalawang imbitasyon, sa subpoena, hanggang ngayon, kung sana sa simula pa lang humarap na sila, eh hindi na kailangan umabot sa ganito. Eh kaso ang dami pa niyang drama. Mag-verification, anytime kahit naka-session break yung Senate, pwedeng mag-conduct yung Senate hearing ulit? Opo. Practice naman dito sa Senado, kahit naka-break kami, authorized naman ang mga komite na mag-conduct ng aming trabaho. Tapos dahil naka-break lang, hindi kayo alis ng bansa, waiting for the possible arrest and hearing. Wala po akong schedule umalis ng bansa. Sana si Kibuloy din hindi tumakas, kaya nga't nauna na akong nanawagan sa Bureau of Immigration, bantayan yung ating mga borders para hindi doon makatakas si Kibuloy. Identified ba yung location niya, yung whereabouts ni Kibuloy? It's anybody's guess. Pero lagi yung aming mga subpoena, yung show cause order, lahat po ipinadala at doon inireceive sa kanilang adres sa Davao.